sa inyo? Kamusta kayo? Ang mga naggagandahan distributor? Okay, at nagbabuhay mga distributor, ang mga guests natin. Ngayon, mga first timer. Kamusta po kayo lahat? Thumbs up naman. Kung okay, thumbs up. Yan. Ang gaganda naman ang nakikita ko dito sa screen. Talaga ang gwapo. Yung pinsan ko, gwapong-gwapo. Oh, talaga. Eugene Ato, kamusta sa'yo? No? Wonderful morning sa ating lahat. Welcome po sa ating Thursday edition ng Special Training, ang Success Journey System ng HealthWealth International Corporation. Alam niyo po, sino na ano, sino kahapon ng training? Okay? Napanood niyo ba yung mga kaedad ko? Yung mga kamilinyal ko, napanood niyo? Grabe, power na power. Si Diggs, 1 million. Si Sir Jomar, 1 million ang kinita. Si partner Jeff, si pilot Vince Medel, grabe, nakaka-excite. At grabe, napakagaling ni Jom, si Namaray, yung product, grabe. Alam niyo po, pili ko kahapon, isa ako sa kanila. Totoo lang. Isa ako sa mga millennial na nanonood kahapon. Di ba, Ate Lourdes? Hi sa'yo! Talaga to si Ate Lourdes, ha? Talagang masugid na ano to. Dealer na nagtitrain. Alam niyo po, napaka-positive ng tao na to. Napaka-ganda ng attitude na to. Imagine, nasa ibang bansa siya, pero pag sinabing Zoom, may seminar, 1 to 3 p.m. or minsan lumanang pa siya, pero nananay nandyan siya, nanonood po siya. Ano po? At talagang ako'y tuwang-tuwa kay Ate Lourdes. Sana pagbalik na sa Pilipinas, mamit ko siya ng personal, magpapapicture ako, selfie. Okay, binabati ko po kayong lahat. Again, ito, GCQ na tayo, medyo manuwag na. We're going parang nagtatrabaho tayo, ground and airstrike. Alam niyo po kahapon, para ako nagsisimula ulit. I'm so excited, ang dami kong kausap. Napakalaki pa talaga ng opportunity na meron tayo sa HealthWealth, especially the younger generation. Mas nakita ko yung lawak ng market. Sabi ko nga ganun, na-realize ko lang po sa sarili ko, talaga 10 taon, sa 12 years na pag-endorse ko ng market, hindi po ganun kadami ang millennials sa organization ko. Pero you know what? Kumita na po ang inilikod ng almost 20 million. Pero wala pang mga millennial yun. Eh what if pag may millennial na? Kaya po, mga kaibigan, yung mga nakikinig ngayon, stay put po kayo, mag-take note po kayo. Yung mga bago dyan, no? Binabati ko yung mga bago. Actually, meron po kaming guest ngayon, no? Si Inspector Noriel Apuang. Hi, sir, from Laguna. No, nanonood po siya, distributor na po siya, police. Ganun din po ang aming nakuha ang bagong police na dealer. Si Sir SPO1, JR. Borbe, hi sa'yo sir. Nag-three heads yan, nag-entrepreneur package po yan, no? Talagang nakaka-excite. At nakikita ko ang aking Mami Peli. Hi Mami Peli! Imagine niyo po, kausap ko yung mga senior kahapon na pastor. Sabi ko sa kanila, you know what, ma-inspire kayo, meron akong ikukwento. Ikinwento ko yung life ni Mami. Sabi ko, alam niyo po, nakakatuwa sa aming Mami ng Hordy Ride. Even though nasa ibang bansa siya, even sa age niya ngayon, pero kumikita pa rin siya ng at least 6-digit figure a month ang kinikita ni Mami Peli. Palakpakan naman natin si Mami Peli. Sabi nga ni Mami Peli, ito na daw yung parang pension niya sa buhay niya at thankful siya sa HealthWealth dahil meron siya nakukuha ng ganito kalaking pera. Kaya kayo, mga millennial, kayong mga mas bata sa amin, kayo po ang susunod na henerasyon. Kayo po ang magpapatuloy ng advokasya ng HealthWealth. No, na magkaroon tayo ng good nutrition and to provide nutrition, good nutrition and livelihood program, no? Para araw-araw healthy ka at araw-araw, of course, wealthy ka. Ladies and gentlemen, no? Sa kabila ng pandemic, in spite of pandemic, you know what the good news is? The good news is, mas nakita ng tao ang kahalagahan ng green barley sa ating kalusugan. At alam niyo po yun, dito nakita ng mga dealer, bawal maubusan ng produkto. Kaya alam niyo po, in spite of pandemic, deliver dito, deliver doon, akyat ng mga pig-pabis, kusa ganun. Alam niyo po, ganun po ang ginawa namin. At yung mga dealer namin, nagmamakaawa na padalahan, no? Hindi pala nagmamakaawa, no? Palit-palit.
nakikiusap na padalhan ng produkto kasi papaano na daw sila. Kaya, ladies and gentlemen, mga business partner, mga ka-Healthwell po, mga dealer, all over the Philippines from Luzon, Visaya, at Mindanao, so po, huwag ho kayong magpapaubos ng produkto kasi magsisisi kayo. Okay? So, at yun po, tulad ng kahapon, in relation to kahapon, nakita niyo yung programa, no? Napakaganda. Gumagawa ang Healthwell ng mga kaparaanan. Ang company natin, ang management natin, gumagawa po ng kaparaanan na even, no, na tayo po ay may ganitong sitwasyon, new normal, no, nagpo-provide ang Healthwell ng mga trainings para sa inyo. No? Dati nga, sabi ko sa mga business partner ko, dati gumagastos pa tayo, gigising ka na mag-aga, kung taga Laguna ka, taga Quezon ka, taga Batangas ka, taga Tarlac ka, taga Pampanga ka, Pangasinan ka, gigising ka na maaga para mag-prepare pumunta sa office to attend event right kahapon. No? And then, minsan malilipasan ka pa ng gutom, but alam nyo, kahapon, nakaka-excite. Pinatay lang namin yung camera, pero kumakain kami habang nanonood. Habang nagtitraining, ganun kaganda. Kahit nasa bahay ka, di ba Pastor Joshua? Kahit nasa bahay ka, nakikinig ka ng training, di ba po? Kaya binabati ko po kayong lahat. At salamat sa paghihintay nyo at nandito na po ang inyong lingkod. By the way, no, my name is Jonathan Valles. No, sa mga hindi po nakakasabagay, sabi nga ni Kuya Edwin, walang hindi daw nakakakilala sa kanya. Sa akin po, sa mga hindi pa nakakakilala at first time pa lang po makakakita ng ganito kagwapo. Okay? Ayan nyo na po ang speaker, no? One core leader po ang inyong lingkod, no? At binigyan tayo ng pribilehiyo ng Healthwell International Company na maging official company speaker at ma-share po sa inyo yung success journey na meron po kami. At sa loob ng 12 going to 13 years na po ako nag-i-endorse ng Barley, nakaka-amaze po ang nagawa ng Healthwell sa buhay ng inyong lingkod, no? For almost 10 years or 11 years na po tayong consistent top awardee. Hindi po tayo nawawala sa ranking ng top 20. No? Syempre, ang business ups and down, pero the highest ranking na natanggap na inyong lingkod is ranked top 4. Would you imagine buong Pilipinas top 4? Kaya thank you so much sa Healthwell po. At ngayon po, ang inyong lingkod ay magtuturo po sa inyo ng isang bagay na nangyari personal sa akin. Experience ko po ito. At ito po ay natutunan ko rin po. At ito po yung sistema na pinapatakbo ng kumpanya. Sinundan ko lang po yun. Nakinig po ako sa mga nauna sa akin. At nakakatuwa, no? Sinundan ko lang po kung paano nila ginagawa. At nagkaroon kami ng sistema sa ating kumpanya. At marami pong naging milyonaryo. Ang tanong, gusto mo ba isa sa mga kumita ng milyon sa Healthwell? Thumbs up naman kaya kung gusto nyo. Okay, gusto nyo bang madagdagan? May trabaho ka kaibigan? May negosyo ka kaibigan? Gusto mo ba madagdagan ng income na meron ka para yung buying power mo mas lumaki? Kung dati wala kang extra 10,000, ngayon po may extra 10,000 ka. Kung wala kang extra 20,000, ngayon may 20,000 ka. Diba nakaka-inspire si Diggs na dating mahihain? Na po hindi po kailangan na, sabi na iba mahihain ako kaya hindi ako pwede. Alam nyo po, kung mahihain ka, malamang-lamang yung mga kaibigan mo mahihain. Lahat ng mahihain, dalhin mo dito. Ang inyo pong lingkod ay mahihain din po. Ako po ay tahimik. Kung hindi nyo po ako tatanungin noon, hindi po ako sasagot. But you know what? Napalitan ang aking pananaw sa buhay. Kasi bakit? Meron po akong pangarap na gustong maabot. Ako po ay graduate ng business management, no, business business administration. At ang inyong lingkod po ay kahit paano naging professional, naging scholar po ng isang institution sa Las Piñas, ang Dr. Filemon C. Aguilar Memorial College. Ngayon po, nagtatapuan po yun sa accountancy. Grabe po, ang tatalino ng mga nag-aaral doon. So po, kami po ay we need to maintain grades para ma-maintain po yung scholarship like Pamantasan ng Maynila, Makati. Ganun po katindi, pag bumagsak ka, wala ka na sa scholarship. At nabigyan po ng, nabiyayaan po ang inyong lingkod, nakagraduate po ako. Isa po ako sa mga pioneering batch. At ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan. At alam niyo po, dahil sa sistema na meron ang Healthwell, no po, yan po ang inyong lingkod po ay nagkaroon po ng resulta na, no? Yan po ay bunga ng ating pagsusumikap at sa biyaya ng Panginoon. Ginamit niya ang Healthwell International Corporation para po tayo magkaroon ng bahay, sasakyan, masayang pamilya,
makapagpaaral at ngayon po nagkaroon po tayo ng opportunity na magkaroon ng kaibigan all over the Philippines from Luzon, Visaya at Mindanao. May mga kaibigan po tayo. Kaya hi po sa inyong lahat. Everyday, binabati natin sila, kinukumusta natin sila. At alam niyo po, dahil sa sistema na meron po tayo sa HealthWorld, hindi lang po ang inyong lingkod. Kahapon po, 5 milyonaryo ang pinakilala sa inyo ng HealthWorld at marami pang susunod na lineup. Kaya watch out, no po, subaybayan niyo po ang mga trainings at mga event na ilo-launch ng company dito sa Zoom webinar natin, okay? So, are you ready? Are you ready? Pag ready na po kayo, thumbs up, pindutin po sa reaction button. Na po, hi, hello sa inyong lahat, sa aking mga tagapakinig. Parang walang, ayun, si Fighter Jonathan, no, nag-thumbs up. Si Power Eric, no, nag-thumbs up. Si Myra Sumaya ng Laguna, nag-thumbs up. Mary is nag-thumbs up. Yung iba po, palakpak. Hi po sa ating mga business partner from Summer, kay Ate Marita Skula, ang asawa ni Pastor Alan Kula, at ang aking namimiss ko na si Michael Kula. Nasabi ko nga, gusto kitang turuan, gusto kitang tulungan na kung ma-share ko sa iyo yung success journey ko sa HealthWorld. Kaso nga lang po, lockdown. Pero I'm so excited and kamusta po sa lahat ng business center natin sa buong Pilipinas. No, sa Cavite, kay Ma'am Jonandas, kay Ate Melba, kay Juana. Tapos sa Laguna, sa staff ng Wiley Motorcycle, kay Tito Wilma Villegas, kay Joy Lacanlale. Kamusta po sa inyong lahat, no po? Sa mga staff din na nanonood na gustong part-time, no po? Nagtatrabaho, manood po kayo, no? At kumusta rin po sa ating business center sa Baguio, kay Ma'am Camille, kay Sir Cres Ibaok, at kay Gilbert sa La Union. Kamusta kayo? At dyan sa Leyte, kamusta po kayo ang mga business partner natin dyan sa Leyte? Alam si Giovanni na napakahataw na hataw. At ang parating na business center, walang iba. Hi, Suset! Hi, Matilda! Hi, no? At abangan natin yan, ang Bacolod Business Center. Ganun din po sa Butuan, sa Cebu, sa CDO. Meron pa ba ako nakalimutan? Sa Bohol, kay Ate Sharon, no po? Hi po sa inyong lahat at inabati ko po kayo, okay? Kung ready na po kayo sa training, okay, let's go, let's do it, okay? So yan, ang aking anak, ang aking asawa. The system, HealthWorld Journey System. Ano ba yung system? Pag sinabi pong system, it's an organized or established procedure, harmonious arrangement or pattern. In short, order. Pag wala pong sistema, pag wala pong order, magulo po ang buhay natin. Let's say for example, walang traffic system. Pwede kang lumusot sa kanan, lumusot sa kaliwa, pwede kang magsalubungan. Walang order, walang sistema, walang highway traffic system. Tanong, maganda ba ang mangyayari sa kalsada? Hindi. Ano mangyayari? Bangga-bangga. Di ba, Ate Dory? Kaya nga may sistema eh. Okay, si Pastor Albert, nakita ko. Hi, Pastor Albert, kamusta ka? I miss you so much. Magbabanding tayo mga one of these days with Kuya Richard and Teresa, okay? So, ang sistema po, pag wala po tayong sistema, windang-windang po ang ating buhay. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na judicial system, di ba? Sa batas, sa mga law, meron tayong judicial system. Meron tayong mga ordinances sa ating mga barangay, sa ating mga munisipyo. Merong order. Pag walang order po, magulo po ang sitwasyon natin sa buhay. Kaya sa pagninegosyo sa HealthWorld, we need the system. Pag sinabing system po, ito po ay established procedures. Procedure. Susundan mo na lang, kaibigan. Kung bago ka, all you have to do, follow this system. At pag sinundan mo po ito, one thing for sure, magiging successful ka. Okay? Ano man ang larangan na meron ka, no? Pag sinabay mo po ito, pag inaral mo po ang sistema na meron tayo, di ba, Ate Myla? Magiging successful ka. It doesn't mean, walang problema po kung ikaw ay matagal o bago, as long. Mas mabilis mong maintindihan ang sistema na meron tayo. Mas mabilis mong masundan ang sistema na meron tayo. Alam niyo po, magiging successful ka. Ano ba yung sistema na yan? All you have to do, follow the HealthWorld Success Journey System. Keep
on track na po. Huwag ka pong malilihis ng paningin o landas. Huwag ka pong magsisway. Huwag ka pong pupunta sa kaliwa. Pag sinabi ng health world, diretso lang. Huwag kang kakanan, huwag kang kakaliwa. Diretso lang po. All you have to do, follow. Gaano katagal? Bigyan mo po ito ng 18 months. 18 months, all you have to do, no? Focus on the system. It is more important that you stay on track. Therefore, you should not expose yourself to other system, to other company. Okay? Wag niyo pagsasabay. Kasi ako po ang living example. Nung ako po ay na-out of focus, no? You need to focus yourself muna. No po? Pero mamaya na yung topic natin na about sa focus. Nung ako po yung na-out of focus, sabi ko po sa inyo, dapat iwanan ako ng mga kaibigan ko. Now, once you decided to follow the system of Health World International Corporation, hindi po ito shortcut, hindi po ito easy get rich quick scheme. Na pag sinabing pag naglabas ka ng pera, pag nag-invest ka, bukas pagising mo, 1 week pagising mo, 1 month pagising mo, mayaman ka na. Hindi po. This is a get rich quick scheme. No? Get rich sure scheme pala, no? Hindi quick. Sure, no? Sure po ito. Pag sinunod mo ito, sigurado po, all you have to do, focus on that system. Now, alam niyo po, ano ang gagawin mo once you decided? Once you decided, you need to buy the product. Use the product. Na po, mag-register ka, mag-fill up ka ng application form. Now, pag nag-fill up ka ng application form, you talk to your upline. No, sabihin mo, upline, I want to know the system. How can I do the business? How can I start the business? Ano po upline? Ano po business partner? Ano po mentor? Ano po coach yung kailangan kong malaman? By the way, hi nga pala sa aking mga co-speaker. Alam pong hataw na hataw kayo. Nasaan man kayo sa Pilipinas ngayon? Mag-ingat po kayo, ang aking kuya, big brother, no? No, isa sa mga umalalay sa amin, nagsisimula po kami. Walang iba kundi ang aking kuya, big brother, Warren Torres. Si Eman lang niya, ay itong napaka-positive na tao, napaka-energetic na tao. Ay po sa akin mga co-speaker na po kay Vince Medel, na po kay Coach Robbie Kalimat. Grabe po yung training niyan. Ako po talagang minamaster ko rin yun. Kasi para maituro ko rin sa mga downline. No, choose your pressure. Kasi pag wala kayong pressure, hindi kayo lalambot. Hindi, ibig sabihin, sa lahat, sa buhay natin, kailangan ng pressure. So, ngayon, pressure. Pag-usapan natin ng pressure, no po, napakaraming pressure sa buhay. But, kailangan po, pinipressure na namin kayo. No? Mag-dealer po kayo. Ibig sabihin, lagyan mo ng due date. Lagyan mo ng, kailan ka ba magiging dealer? Kailan ka ba mag-i-start? Kasi, alam niyo po, napakarami. O sige, sasali ako. Gusto ko yung mga gusto ko kumita. Gusto ko maging successful. Gusto ko maging tulad nila. Kaso yung isang desisyon na dapat nilang gawin, ang maging dealer, hindi magawa-gawa. Hindi masimulan. Okay, dapat simulan muna. Okay, pagbili mo ng product, gawan mo ng paraan. Pag gusto may paraan, pag ayaw, sang katutak na dahilan. Alam niyo po, minsan nakakalungkot. Kasi pag may mga kausap ka, pag sinabing negosyo, wala silang paraan. Pero pag sinabing kasayahan, like for example, birthday, gagawa ng paraan para may handa. Fiesta, gagawa ng paraan may handa. Gadget, gagawa. Nagkaroon ng bago appliances yung kapitbahay, gagawa ng paraan. Pero negosyo ang pag-usapan, hindi ginagawa ng paraan. So, ladies and gentlemen, if you want to do the system, if you want to follow the system of Health World International Corporation, you decide, buy product, use the product. And you need to focus. Kailangan po, focus ka lang. Okay, mga kaibigan, yung mga nanonood ngayon, no? Padami ng padami yung nanonood. Kanina, nung nagsal tayo, 120, ngayon, 168 na. Ang pinag-uusapan natin is sistema. No, isang order, isang procedure, established procedure. Kaya kailangan, pag sinabing established procedure, arrangement, pattern, all you have to do, focus. Focus to that pattern. For example, gagawa ka ng pantalon. May sukat yan, may pattern yan. Kaso hindi mo sinunod yung pattern, ang tanong, yung pantalon na magagawa mo, tama o mali? Of course, mali. Kasi hindi ka nag-focus dun sa pattern. Hindi mo sinunod yung pattern. Now, in Health World International Corporation, marami po, lumalampas ng 18 months. No? Higit pa sa 18 months. Misa naman yung iba, hindi umaabot ng 18 months, suku na. Kasi bakit? Hindi sila nakafocus eh.
No, kailangan po, no other company. Di ba, Sir Dennis, no? Ang ganda ng ngiti ni Sir Dennis. Na po, Power Ray, no? Si Ray, no? Hi, Ray. Ano, kamusta ka, no? Salamat sa iyong panonood kay Sir ng Phoenix Antonio, no po? Alam niyo po, kailangan po, ang gawin po natin, sundin natin yung sistema ng company na meron tayo. Ano yung sistema na yun? Only Healthwork International Corporation Success Journey System. Success Journey System. Healthwork po, meron po tayong sistema. No other system. Wala pong other system kundi Healthwork Success Journey System. Na kung saan, uumpisahan po natin ngayon. O, di ba? Hindi pa pala umpisa yun. Introduction pa lang po yun. Okay, so, now, alam niyo po, yung Success Journey System, mag-uumpisa po yan the moment you buy the product. The moment you decide to follow the system, to focus on the system. Bigyan mo ito ng time frame. Hindi po kami mangangako sa inyo 5 months, 6 months, 1 year. Gawin mo ito 16 months. Learn everything you need to learn. You need to establish your, number one, your strengthen your belief system. Kailangan i-strengthen mo yung belief system. Ito yung unang sistema na gusto namin ipaintindi sa bawat isa sa inyo. Sa bawat isa sa dealer natin. Kasi ako po, bakit tumaas yung belief system ko? Yung belief ko sa company, sa produkto, bakit tumaas? Kasi I spend time to be trained. Na po, why people sa fail in this business? Kasi they don't spend time to be trained. Pag sinabing may training, kasi naman lang mag-load ka ng 50 pesos, hindi ka nag-load ng 50 pesos. Ang dami mong katwira, walang signal, mahilang signal sa amin, walang load, ibang cellphone, gawan mo ng paraan. Po, kasi dapat hindi tayo nagdadailan, dapat gumagawa tayo ng paraan. Kasi hindi tataas yung belief system mo kung ang dami-dami mong katwiran. Ano ba yung mga dapat mong paniwalaan? Ano dapat yung mga strengthen mo yung belief? Product. Are you using the product? Sabi na sa akin, maganda, 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 ang daming napagaling. Pero sa sarili mo, wala kang maikwento. Alam niyo po kung pag-uumpisa, pag-uusapan lang natin sistema ni ng product in my own family. Sa pamilya ko po, napakarami na. No po? Yan, ang mama ko po, alam na alam yan, hi mama, I miss you, no? Wala kasi sa amin yung mama ko, nasa isang kapatid ko. No, yung mother ko, napakadaming beses na po na yan po ay nanghina, no? Hindi namin alam po ano yung sakit niya. Bila na lang na paiinumin namin ng barley. Sasakit yung puso niya, painumin namin ng barley. Ngayon, mother ko nag-aalaga ng tumutulong mag-alaga dun sa kapatid ko sa mana. Kumbaga, tinutulungan niya muna para makarecover yung kapatid ko. Doon muna siya nag-i-stay para kahit papaano may kasama yung mga bata. Pero nakakatuwa kasi bakit? Mama ko, mga anak ko, mga kapatid ko, mga pisang, mga pamangkin ko po, Prada, no? Pag pinag-usapan po ang barley, pag may sakit naramdaman, automatic barley po yan. At alam niyo po, meron akong kapatid na halos lahat ng symptoms ng COVID nasa kanya na. Siya po ay nag-work sa isang online selling, no? Na platform, nag-work po siya doon. And then, nagkaroon siya, problema siya, hirap siya huminga. So po, nag-diagnose siya sa online. Lahat po, nagpa-consulta siya. Online consultation, hindi pala diagnose. Consultation online. Lahat po, pati kapatid ko na medtech, ang sabi sa kanya, posibleng dengue yan po yan. Inatira namin ng barley. Alam niyo po, after 3 bottles of barley, nag-text sa kapatid ko, gumanhawa yung pakaramdam niya. And then, hindi na po siya. Hanggang ngayon po, nagdi-deliver po siya. Nagdi-deliver siya ng mga parcel. Ganun, sa ako, sa personal ko, ang daming beses. No? Nagda-drive po ako, umatakot po yung hyper acidity ko. Naalos, hindi na ako makainga, gumagano na ako. Pero sabi ko, barley lang. Pagtipla ng barley, para na ako nagdahilan. Pagdigay, pag-perk, no? Yun, wala na. Tapos, believe, yan yung unang sistema, use the product. Kasi ang gusto ng company, tayo mga endorser, user, hindi lang po natin ito ginagawa dahil sa pera. Ginagawa po natin ito dahil sa mission ng company na number one is to provide good nutrition. Anong unang sistema? Kailangan sundin mo yun, gamitin mo ang produkto para tumaas ang bilik mo sa kanya. Pangalawa, of course, we are saying na to provide good nutrition and livelihood program to each customer. You need to learn
the marketing plan. You need to believe to the marketing plan. Pero ang marketing plan, hindi ho yan na kahit wala kang gawin, hindi ka kikita. No, kailangan may gawin ka. Meron tong, meron kang kahit pa paano effort na gagawin. Aralin mo po, masterin mo po, i-present mo po. Ang nakakalungkot po, may mga ibang dealer. Gusto kumita ng milyon. Gusto kumita ng malaki. Pag-presentin mo ng marketing plan, ayaw. Oh, kayo ba sasali pa kayo sa tao na hindi alam yung kanyang ginagawa? Di ba? Hindi. Kaya kayo mismo dapat learn the marketing plan. Dapat ang requirement, require nyo yung sarili nyo. After 3 weeks, marunong ka na mag-marketing plan. Yung first week, practice. Second week, no? Second week, okay pa yon, learn pa. Third week, gawin mo na. Ikaw na dapat nag-present. Eh, kasi sasabihin, walang resulta kaya ayaw mo pa. Hindi po kailangan ng resulta para matutunan ang marketing plan. Kailangan aralin mo po. Kasi pag hindi mo inaral marketing plan, hindi mo alam pa paano kumita, hindi mo gugustuhin kumita. Lalo pag ikaw na nag-present, ganito kikitain. One day, no, every day, 16,000, pag maximum. So ikaw nagtuturo, dapat mangyari sa'yo. 80,000 per week, ikaw nagtuturo, dapat mangyari sa'yo. And 320,000 per month. At alam niyo po, ang pinag-uusapan natin, gamit mga leader, yung 100,000 kinita na yan. Ngayon, ang gusto namin, ang target namin, may kumita. Ang pinag-uusapan, 1 million a month. Gusto niyo ba yun? Taas ang kamay ng gusto, thumbs up ang gusto. Thumbs up, no po, thumbs up, no? Okay, pindutin niyo po. Marketing plan, okay. Believe on your team. Okay, di ba pagpasok mo may team ka, napakarami nating team. Oh, babatiin ko ang team ng ano, team ng Power. Hi, hello sa inyong lahat. Okay, mga Power Group, hanapin natin. Kay Angelica Abuso ng Cebu, kay Annabelle ng Bulacan, kay Benita Martin ng Bulacan, kay Beth Santiago ng Bulacan. Ano po, napakarami nila. No, napakarami ng Power, no? And kay Chek Castro, Coraline Perez, Cora Santisado, Glory Beth, no, Emelda Ramon, Iris, Jaisel, no, James Anceta, Joanna Yu, ng Cebu, oh, mga taga Cebu, Bulacan, at Riyadh, kay Juliet Gaborno ng Riyadh, no, Lady Bican, yan po, nanonood po sila lahat yung binabanggit ko sa inyo, Team Power, no po, meron po tayong Team Fighter, no, meron tayong Team Phoenix, no, yan, ay itong FTR, si Ma'am Irma, no? Si Jacqueline Villegas na active sa Facebook online airstrike na po talagang nakaka-inspire itong mga dealer na to, no po. At believe, kasi bakit? Napaka-importante active. Kasi pag sinabing team, katulong mo yan. Sabi nga sa natutunan ko, together, everybody achieve more. Yan yung ibig sabihin ng team. Kung mag-work kayo as a team, merong mag-motivate, no? Ang good example po dyan, bakit mahalaga ang team, yung ang isang tao naniniwala pag mas marami ang nagpapatunay sa isang bagay. For example, meron kayong event, o meron kang gustong patunayan, sabi sa event, bakit dumating, sabi ng isang guest, pasensya na, nalita ko sa event natin kasi merong elepante nagwawala sa kanto. Aba, hindi ko maniniwala. Paano nagkaroon ng elepante sa kanto? Tama, di ba? Oh, eh may dumating, pangalawa. Sir, coach, sorry, nalita ko kasi. Grabe yung elepante dyan. May nagwawala, hindi kami makapasok. O, dalawa na nagsasabi. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, 10 na nagsabi na may elepante sa kanto. Tanong, maniniwala ka? Yes, maniniwala ka kasi 10 na yung nagpapatunay. Same sa business natin. Ano yung sistema? Kailangan maniwala ka sa team mo na yung team mo tutulong sa'yo. Kasi pag hindi mo pinaniwalaan yung team mo, nako, you miss one thing sa negosyo na to. Kasi yung team is imomotivate yung invite mo. Tutulungan at convincein. Kasabihin nung team mo, alam mo, napakabuti nyo kasi bakit yung nag-invite sa inyo napakasipag, napakagaling at si Didong Bisilido nabiging successful kaya maniwala ako kayo dyan. Alam niyo yung walis tingting? Yung walis tingting, di ba? Yung walis tingting, pag isa lang pinanggamit mo hindi mo madudumi, makukuha lahat. Pag sama-sama sila mabilis na makakalinis. Pag team kayong nag-work, team, ha, team,
ang bilis nyo makakuha, ang bilis nyo makapagpa-qualify. Kaya yung mga soloista dyan, yung mga nagsosolo dyan, yung mahilig magsolo, tignan mo yung sarili mo, look back, baka ikaw pa rin hanggang ngayon. No? Find your team, look for your team, involve in your team. Kasi napakaganda na meron kang ka-team work. Okay? So believe, taas, no? Kailangan paniwalaan mo yung group mo kung nasaan ka. Kung ikaw man ay nasa achievers, kung ikaw man nasa troopers, kung ikaw man ay nasa Hordy Ride, kung ikaw man nasa Power, at Golden Eagle, at iba pang group. No po, napakarami po nating grupo dito sa Health World. No po, kaya maniwala po kayo. And then, in your upline, in nag-invite sa inyo, believe in your upline. Paniwalaan mo yung upline mo. Huwag na yung nag-present, yung upline mo na lang. Tignan mo yung upline mo. Okay. Bakit ka dinala yan? Kasi alam niyo po, the moment na hindi ka na naniniwala sa upline mo, hindi na magiging successful yung business. Kung puro ka duda. Alam niyo po, ang dapat na pagdudahan mo yung duda mo sa upline mo. Kasi bakit yung ibang tao naniniwala sa upline mo, ikaw hindi. Tama? Okay, yun pala, kaya ayaw mo lang maniwala sa upline mo kasi tinuturoan ka ng tama. Ayaw mo lang magpa-correct. Tama po ba? Okay, ang tamaan magkabukol. Ang tamaan magkabukol. Huwag iilag, ha? Huwag iilag. Okay, believe in your upline. Yung upline natin, yung mga upline natin, di ba sa ibang training session, sabi nga natin, kakampi natin yan. Ang objective niyan, maging successful ka. Walang upline na sinabi ikaw kung ikaw downline ka, hindi ka magiging successful, hindi ka kikita, ha? Hindi ka magaling. Walang upline na ganon. Kaya ang upline mo, ganito sasabihin sa'yo. Okay, mag-study tayo, mag-activity tayo, trust me, no? Tutulungan kita, gagawin natin ito para sa'yo, okay? At alam niyo po, the moment na nilapitan kayo ng upline nyo, in-offer yung tulong, grab natin. Kaya ako, pag in-offeran ako ng tulong ng mga grand upline ko, grab agad eh. Kasi ang sarap kaya may kasama kang upline, tama? Ang sarap eh, lalo na yung mga upline natin na, naku, hindi lang pogi, magaganda na, may resulta pa. Tama, Ate Lourdes? Si Ate Lourdes yan, nasa abroad eh. Yung belief sa upline, sobra. Pag sinabi, Ate Lourdes, training. Training yan. Okay. Ate Lourdes, take note. Ate Lourdes, mamaya, may video call tayo. Meron tayong meeting after meeting. Kahit nasa abroad ka, alam mo po, ganun katindi yung belief niya sa upline niya. And then, of course, yung sistema na dapat meron ka, number one, believe in yourself. Dapat ang tingin mo sa sarili mo, hindi sisiw, kundi agila. Dapat ang tingin mo sa sarili mo, ay liyod, hindi puting. Dapat ang tingin mo sa sarili mo, hindi unggoy, elepante. Dapat malaki ang paniniwala mo sa sarili mo. Dapat ang unang-unang maniwala sa'yo, na magiging successful ka, ikaw po, ikaw. Hindi naman yung sobrang yabang o sobrang belief sa sarili. Ibig sabihin yung, you are confident enough. Why? Kasi naniniwala ka na ikaw ang dahilan kung bakit nandiyan ka sa kanilalagayan mo. Walang dahilan dyan, walang connection dyan ang mga kaibigan mo, walang connection dyan ang ibang tao, ang kumpanya mo, ikaw ang nag-decide ng lahat para sa buhay mo. So po, hindi ka naman pwede mag-decide dahil sa sinabi lang ng kaibigan mo. Hihingi ka ng opinion para ma-process mo. Pero unang-unag na dapat paniwalaan mo ang sarili mo. Hi kay Kuya Wilfredo ng Power. Nakikita ko siya. Hi kay Kuya Antonio. Kay May Liaga. Ito, first timer natin to ng Phoenix. So po, hi kay Raul Rivera, no, ng Power. Okay, ang daming Power. Kay Girly Villegas. Hi, Girly Villegas. So po, talaga naman, ang ganda ng kanyang katap. Kulay King. Okay, diba? Hi kay Joms. No, shout out kay Joms. Shout out, you know, parang FB Live lang. Okay? Now, the moment your belief level, napakataas na, okay? Mataas ang paniniwala mo sa produkto. Mataas ang paniniwala mo sa marketing plan. You find your group. You believe that your group will be a tool or isang bihikulo o isang tulong para maging successful ka. You believe in your upline. Alam mo na yung upline mo, andyan katulong mo. You believe in yourself. No? Now, pag naniniwala ka sa sarili mo, okay, lahat ng bagay na yan, okay, makaka-contribute dyan if you will attend all the presentation. Sa ngayon kasi, may mga presentation tayo. Para tumaas ang belief level, attend marketing, product presentation. Para tumaas ang belief level sa marketing plan, attend training sa marketing plan.
Master the marketing plan. Master everything about the presentation. Okay? Saan ka attend? All big event, no? Big event, yan man ay face-to-face, yan man ay offline, o yan man ay, ito pong ginagawa po natin. Okay, for you to believe yung belief level mo, to para lumaka o tumaas ang belief level mo, kailangan po involve mo yung sarili mo. Kasi sa mga tulad kahapon, sino ba naman hindi maniniwala na malaki talaga ang kitaan dito, eh yung mga kabataan, ang lalaki ng pinakitang income. Uy, di ba? Would you agree? Ako po mismo, nagka-challenge eh. Ako po mismo, nagpipiling yung millennial dahil sa kanila eh. Kung kayo nakapakinig, ganun din mag-feel nyo. And then, training. Attend po tayo ng training. Attend tayo ng product presentation. Hindi po isa, paulit-ulit, parang kanta. Para ma-master mo. No, centering. Ah, ngayon, paano tayo nagsi-centering? Each group, each team leader, nakakapag-centering pa rin through online. Kita-kita kayo, di ba? Okay, nagtutulong-tulong kayo through Zoom, through Facebook Live. Maraming kaparaanan. Yung iba naman, ground pa rin. Nag-meet, pinapasyalan, 5-10 person, meeting sila, planning sila. May papakilalang tao, na po, magsisentering sila, may mga upline na nandoon sa webinar. Okay? Yung online webinar, napaka-importante po. No? Yan yung mga training na kailangan natin atinan. Kasi dahil sa mga training na yan, yung belief level natin tataas, lalaki. Oh. For example, para tumaas yung belief level mo sa company natin, no? Sa company natin, ba, hindi, sorry ah, hindi ko nabanggit kanina, yung last, yung belief level sa company natin, kailangan tumaas. Okay, kasi bakit? Kung wala ang health worth, wala lahat. Tama? Kung wala ang health worth, wala produkto. Wala magandang produkto. Kung wala ang health well, wala magandang marketing plan. Kung wala ang health well, wala ka. Wala sila. Wala tayong lahat. That you need to believe in the company. Para tumaas ang belief level mo sa company, okay, tignan mo po yung Facebook page. Bisitahin mo. Tignan mo yung website. Okay, attend ka ng mga training kasi attend ka ng group meeting kasi yung mga group meeting natin, ini-invite tayo ng may-ari, nakikipag-usap sa atin yung may-ari. Saan ka pa? Di ba? So, face to face. Na-meet mo siya sa webinar. Okay, sa Zoom, nakikita mo siya sa Zoom. Live siya na nagsasalita, live na ini-encourage tayo, live na sinasabi, huwag kayong mag-alala, nandito ang company para sa inyo. Hanggat nandyan kayo, you do your part, we will do our part as management. Palakpakan naman natin ang health wealth. Palakpakan naman natin ang health wealth, di ba? Okay, kasi nandyan pa rin sila. Okay. Now, sabi ko nga po kanina, isa sa mga sistema na dapat nating gawin, okay, para tumaas yung belief natin sa produkto is use the product. Sino po rito ang mga talagang hindi mabubuhay ng walang barley? Taas ang kamay. Di ba? Taas ang kamay, yung mga hindi mabubuhay. Okay, nakita ko ng aking inspirasyon sa Leyte, si Giovanni. Hi Giovanni ng Troopers, no? Kamusta ka? Talagang napakasipag niya, no po? Activity dito, activity doon, talagang yung mga natututunan niya po, ina-adapt niya. Yun yung napakagandang classic example, no po? Wala pong dahilan, okay? At ang belief level niya sa produkto, napakatindi. Alam niyo po, isa pang paraan para yung produkto, yung belief level mo sa produkto, tumaas, document nyo po yung mga pinapagamit nyo. Kami po, nung nag-start kami sa Cavite, yung unang-unang document namin, yung bukol dito. Umattend, first gathering. After 1 week, lumapit, nagpatotoo sa harapan. Lumiit yung bukol. After 2nd week, ang liit na ng bukol. After 1 month, wala nang makapang bukol. Okay? Ganong katindi kayo yung belief level sa product. Kasi sabi nga po, be a product of your own product. No po, alam niyo po, isa sa hindi matatawaran ng testimony or belief sa produkto, yung mag-asawang Dory and Lito Dorado. No, talagang yung belief level niya sa produkto, sobrang taas kasi sila mismo ang nagdo-document. Naglilinis yung mga nakuha niyo, mga testimony na halos paputulan na ng paa. Sila nagdo-document noon. Si Kuya Lito ang naglilinis noon. Kaya napaka
saludo ako sa tao na yan. Opo. Be a product of your own product. Yung asawa niya, nung time na si Ate Dory, ay nagkaroon siya ng atake. Bali rin na po ang nakatulong. Develop your own story. Opo, gawa ka ng kwento mo, sariling kwento mo, para yung belief level mo tumaas. At offer and build a customer base. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo kanina, gawa po kayo ng testimony. Make an awareness na meron ka isang produkto na ini-endorso. Okay, the moment na ginamit nila yan, nagkakaroon tayo ng engagement. Okay? Paano ka magkakaroon ng customer base? Okay, mag-isip ka ng mga pangalan. Sulat mo. Sa totoo lang, sulat mo. Sulat mo lahat ng pangalan. Okay? Pag sinulat mo yung mga pangalan na yan, lahat ng papasok sa isip mo, isulat mo. Warm market. Pag sinabing warm market, yung kakilala mo. Kakilala ka, kakilala mo. Alam niyo po, may technique akong isi-share sa inyo. When I started promoting Green Barley, kailangan po, pag nalaman mo ang produkto maganda, isip ka ng mga taong kailangan ang produkto at may pambili. Hindi naman, bakit may pambili lang? Kala ko ba ang objective natin, tumulong? Of course, unang tulungan mo yung sarili mo. Mag-offer ka muna sa may pambili. Kasi kung nag-offer ka sa walang pambili, binigay mo patipuhunan mo na wala na, hindi ka rin makakatulong. At magugulat ka, ikaw mismo nalulugmok rin. Kasi yung produkto mo, inutang mo na yung puhunan, pinautang mo pa, wala kang pambayan. Okay, ang gawin mo, pag ikaw po nag-start ng ganitong negosyo, ang dapat lahat ng aalukan mo muna, yung warm market, yung hindi makakatanggi sa'yo, kailangan ng produkto at may pambili. In short, prioritize preferred partner. Okay, pag sinabi, yan yung kilalang kilala mo na hindi makakatanggi sa'yo. Top 25! Ha? Top 25. Ako, meron ako inopera noon. Meron po siyang lying in clinic. May pambili, kailangan ng produkto, kaibigan ko. Seaman, asawa ng seaman. May pambili, kailangan ng produkto, at kilala ko, hindi makakatanggi sa akin. Alam niyo po, yun yung record ko na nilapitan ko seaman, ang asawa ng seaman. Nung time na yun, 70 to 50 pa ang retail profit. Isang upuan namin ni Ma'am John and Dash, kalahating box pa kasi, ang kinuha. 14 bottles. 14 bottles, libo ang kita ko. At ang nakakatuwa noon, yung asawa niya hindi makasampa ng barko. Kasi nga po, pataas-taas yung blood pressure niya, yung sugar niya. Hindi maganda yung kanyang medical. Alam niyo po, after 1 month, pagpa-check up, nakasakay ng barko. Bili ng isang bag, dealer. Ito na yung nasa barko na. Isang araw, may tumatawag sa akin. Walang number, international. Eh, yes, sir. Kasi lalaki mo, good morning, this is Jonathan. Say, yes, sir. Jonathan, remember captain, ganito. Okay, yes, Cap. Ano po ang problema ang nangyari? Bakit ganito yung binigay mo sa akin na produkto? Hindi po pwede to kasi kailangan lagi ako nandito sa gising sa barko. Oh, ang nangyari sa akin ngayon, pinapatulog ako. Lagi akong tulog. Lagi akong parang nangina at gustong-gusto kong matulog. Kailangan ako ang humawak ng timon ng barko. Kasi kapitan. Sabi ko, ay, Cap, babalikan ko po kayo. Ano po bang nararamdaman nyo? Eh, tuwing umiinom ako, alam nga na yung oras, inaantok ako eh. Sabi ko, sige ho, pwede ho bang tawag uli kayo? Tapos, tanungin ko lang po si Ma'am Jo. Tanong ako kay Ma'am Jo. Ma'am Jo, anong nangyari kay Cap? Alam mo, John, kasi dapat, ibig sabihin, inaayos pa lalo yung katawan ni Cap. Alam niyo po, sabi ni Ma'am Jo, pag siya ay inantok, huwag niya kontrahin. Sinabi ko yun. Pagtawag, Cap, huwag niyo daw po kontrahin. Ilang linggo lang yan, ilang araw lang yan, babalik yung energy nyo. Kasi po, may nire-refer po sa katawan nyo. Talaga, babalikan kita. Kasi talaga, nakakatakot na kita ng barko. Ilang bags ang dinala. So, alam nyo po, after a week, tumawag. Jonathan, grabe, tama ka. Alam mo kung bakit? Ngayon, ang lakas-lakas ng energy ko, hindi na ako inaanto. Talaga, sabi, grabe ang barko. Believe sa product. Document your testimony. Yun po yung nagpatibay sa akin. Kaya hanggang ngayon, after 13 years na po, napakarami eyewitness po ako. Napo, eyewitness po ako sa mga taong gumagaling. Okay? Now, yung warm market,
meron tayong cold market. Alam niyo po, ang isa sa pinaka napakaganda at walang limit na prospecting. Alam niyo kung ano? Online marketing. Okay? Yung mga kaibigan niyo sa Facebook, pag-aralan niyo. Yung tinatawag ngayon na digital marketing. Kahit nasa Pilipinas tayo, ang customer mo abroad, magagawa. Cold market yan. Alam niyo po kasi bakit kailangan din natin ng cold market. Minsan kung sino pa yung cold, hindi natin kilala, sila pa yung nagtitiwala. Tama ba, Ate Lorenz? Tama ba, Giovanni? Tama ba sa mga partner? Tama ba? Minsan kung hindi mo pa kilala, ako nga lang po, bago po ako umupo dito, may ka-chat ako, nag-inquire sa aking page. No? Hindi ko kakilala. Yun pala, taga Cavite, taga General Trias, ang lapit lang namin. Sabi ko, sige ma'am, di-deliver ko po sa'yo bukas. Kasi po, magtutok po ako ngayon. Hindi ko nga lang alam kung nanonood siya, in-invite ko eh. Hindi ko mahanap, no? Hindi ko makita, no? Hindi ko pa makita. Baka mamaya i-check ko, papacheck ko sa wife ko. So imagine, cold market, online. Usong-uso na po yun ngayon. Maraming mga tao ngayon, hindi na sa commercial sa TV nanonood. Sa commercial na sa Facebook at sa Google. Okay? May ads na po yan. So, din sila nag-ads. Kaya po, nakakatuwa. Kasi bakit? Wide range of market. Opo. And then, the moment na nakakuha ka, nakahanap ka ng mga tao na makakasama mo sa negosyo, develop a wide front line. Pag sinabing front line, yun yung mga frontliner mo, direct mo. Mas maraming direct, mas maganda. Okay, rather than just a deep line. Kasi meron pong iba nagtuturo, isa. Naku, ang bagal po nun. Ngayon, ang gawin mo, as much as possible, lahat ng nakukuha, tuturuan ka naman po namin ng tinatawag na power legging. Pero it doesn't mean na lahat magkakaibigan paghiwalayin mo. May training session tayo dyan, yung strategic structuring na tinatawag. Ano yung magandang structure sa organization mo? Okay? Now, pag naka-develop ka ng wide front line, marami kang front liner, tapos ang bilis ng paglalim, alam nyo yung 7 plus 1 natin? Yung 7 account, 8 leader lang po ang hahanapin mo. No? 4 sa A, 4 sa B. Yung 4 sa A, 4 sa B. 7 account mo kikita. Alam nyo po ang kikitain nyo, the moment na na-develop yun is 2.240 million, at yan po yung tinatarget natin. Ang inyong lingkod po, ang pinakamalaking kinita sa isang taon is 3.8 million. Okay? Now, alam niyo po, ganun kalaki yung potential. And guess what? Para kumita ka ng million, magkano ang kapital mo? Million! Tama ba? Kumita ka ng 100,000. Sabi sa business, no? Sa business po, mga 5 to 10%, no? Parang okay na yan. No? So, ibig sabihin, para kumita ng 100,000, 1 million ang kapital mo. Para kumita ka ng 200, 2 million. Para kumita ka ng 300, 3 million. Guess what? 8,778 mo. Sa Health World International Corporation, pag natutunan mo yung marketing plan, yung sistema, 8,778 can earn 320,000 a month. Palakpakan natin. Okay? And, yun po ay tatlong account. Okay? Pag pitong account yung sinasabi ko sa inyo, yung 61,446, pwede pong kumita po yun ng 2.2 million in the a year, a month. Ganun po kaganda. So, ganun kaganda. At yun ay pinakita ng mga kabataan kahapon. Now, the moment you have a wide front line, meron ka ng wide front line, meron ka na sa, sabi natin, Laguna, Cavite, Batangas, yan po yung network ko eh. Bicol, Quezon, Mindanao. So, walong linya. Make a personal strategy session. Makipag-ugnayan ka sa upline mo. Magkaroon ka ng strategy. Paano ko tutulungan to? No, meet your upline. No, with your sponsor. Magkaroon kayo ng tinatawag na brainstorming. Personal strategy session. No, last 2 days ago, I had my personal strategy session with my business partner, Pastor Joshua Kahilig. Na po, sa pagsasama namin sa loob ng ilang araw, nakahalos 6 na bags kami yata, naka-6. To be exact, 8 or 6. Na po, at ang nakakatawa sa kanya kanina, nag-remit na siya, no, nag-deposit siya sa BDO, ang haba ng pila, sabi ko normal yan.
kasi new normal ngayon, kaya normal yan. Okay, then, new normal ngayon, kaya normal lang yung pila niyang mahaba. And then, alam niyo po, the moment na nagkaroon ka po, no, ng personal strategic session sa iyong upline, magkaroon ka, maggawa tayo ng plano. Ang tawag namin ni Pastor sa mga business partner ko, what is your game plan? Do you have a game plan? Paano natin i-achieve ito? No, we have a game plan. 1 year, 1.6 million. 1 year, 1.6 million. Yung A and B. And then after 2 years, average income mo na is 1 million pataas. Okay? Meron pong plano. Dapat meron kayong init. Alam niyo po, wala namang company na hindi gumagawa ng plano eh. Hindi gumagawa ng budget, hindi gumagawa ng plano. Even ang government. Kung ang government natin walang plano, no? Windang-windang ang gobyerno natin. So, kailangan may plano. So, sa negosyo, napaka-importante rin. Isang sistema na dapat meron ka is meron kang action plan. Ano yung plano mo? Diba sabi nga ni Coach Lobby, anong daylan bakit hindi na-achieve yung dream? The gap. Ano yung gap? No? Ano yung gap natin? Yun yung goal. Yun yung action mo. Yun yung plan mo. No? Nagdidepende ang resulta mo. Kung makukuha mo hindi, depende yan sa iyong plano at paano mo tatrabahuin. Okay? So, now, ano po yung mga bagay na dapat din po natin na paplano o na isa sa ayos? Yung schedule daily. Isang sistema na dapat meron ka, yung schedule daily. Nakakatuwa kasi, may mga dealer, marami sa mga dealer, nagkakaroon lang ng activity. Pag mayroong activity yung company, pag mayroong activity yung upline, pag mayroong activity yung grupo, dapat at your own capacity, marunong ka mag-schedule. For example, sabi na natin, ini-encourage natin lahat ng dealer, no, pati sarili namin, mga mentor, mga kumikita ko, yung 1 to 3 p.m. as much as possible, no, dapat lahat tayo nakatutok sa Zoom. Okay? Mag-invite tayo, gawin natin, no, yung tinatawag natin na airstrike. Pero hindi naman pwede rin kaligtaan kung talagang mag-ground ka, kung pwede ka mag face-to-face presentation. Kasi bakit? Ang tao ngayon, unang-una, umiilag po sa atin na makiharap ng harapan. You know what? I experienced last month, nag-demo po ako sa labas ng gate. Nag-check kami, nag-inquire sa page ko, nag-check kami, nagpa-deliver sa lugar, sa Imus, na pag-deliver ko po, eh of course, expected ko rin po yun, mapapapasukin ako o hindi. No? Tama, yung expectation ko, na doon lang ako magpipresent sa gate. Sabi niya, pasensya ka na iho, kasi may goiter po yung client ko. Okay lang ba na dito na lang tayo mag-usap? Sabi ko, yes ma'am, okay po, I understand. Nakamask po ako. No? Hindi pa ako naka-face shield nun. Nakamask lang. Doon po ako nag-present. After presentation, naka-10 bottles ako. Tapos, in-invite ko na siya sa webinar. Kasi alam niyo po, halos lahat ngayon, lahat ng malalaking kumpanya ngayon, nagbi-meeting yung mga officials, nagbi-meeting yung mga board of director, mga president, CEO, no, with their staff, Zoom webinar. Board meeting, reporting ng mga board of director, ng mga cooperative na kung ano-anong kumpanya, webinar, Zoom. Kaya nga po yung naka-develop ng Zoom, isang idea, napakayaman na po. Kaya siya nga naka-develop ng idea. At yung idea yun, gamit na gamit ngayon. Ngayon, tayo, sasabay tayo. No, sasabay tayo sa isang estratehiya, sa isang kaparaanan paano tayo magmamarket. Sumabay na tayo kasi mapag-iiwanan tayo ngayon. People are getting involved through online marketing or hindi tawag na digital marketing. 70 million of the Filipino may cellphone. According sa study, 35 million laging nasa Facebook, Twitter, no po. Imagine, grabe po, ang number one na binibisita ngayon, Facebook. Sumunod po, top 4 yung mga online platform. Marami mga Filipino ngayon, nagsashop online na po. Diba? Kaya po, pag hindi po tayo nag-aral yan, okay? Even though meeting sa mga government official natin, di ba? Online. Kaya you need to do schedule. Huwag mo pong pababayaan yung online schedule. Kung may ground ka, ground schedule.
ground activity ka. Okay? So, prospecting activities, napaka-importante. Sinulat mo yung mga prospect mo, and then, paano mo i-market yung prospect mo? Yung top 25, anong gagawin mo approach? Online approach ba? Or ground? Okay, ibig sabihin, pupuntahan mo ba ng personal? Or online mo sila invite? You know what? Ganito po. Tanungin ko kayo. Kung ang invite nyo millennial, saan nyo i-invite? Of course, ang mga millennial ngayon, techie. Pero kung medyo may mga edad, medyo, kumbaga, nasa mid-50s, no? 50s hanggang 60s, huwag nyo po expect yan na mapapasama nyo agad. With exception naman, of course. Na po, si Ma'am Benita, or bakit naman nag-o-online siya? Si Mami Peli, nag-o-online siya. No po, pero I'm not saying na hindi na rin sila mag-online. Pero, tanungin nyo, saan nyo po ba prepare? Gusto nyo po ba pupunta po ako dyan? Okay lang po ba na i-explain ko sa inyo harapan? Or okay lang po ba I will provide you a Zoom meeting ID? Or kaya gusto nyo po, mayroon po akong live, panoorin nyo po, or gusto nyo po mag-chat sa chat room po tayo para may interaction. Pwede kang mag one-on-one. Alam nyo po, example ko lang sa inyo, no? Ito po ang kasi sa kanila ko nakikita at sila gumagawa at sila nagre-report sa akin. Yung mag-asawang business partner ko ngayon, si Genevieve Morbe, saka si Pastor Joshua, Genevieve Morbe Kahili, Pastor Joshua Kahili. Alam niyo po, nagtatanggap sila ng one-on-one presentation online. Okay lang yun. At ang nakakatuwa, pag na-close nila online, si Pastor Joshua ground strike mag-deliver ng product. So, di ba? Kasi tinanong mo eh, ano po bang gusto niyo? Pupunta kami dyan o mag-online kami? Sabi niya, okay lang ba sa FB na lang tayo? O sige po, anong oras po tayo mag-FB? And dahil sa kanila, no, totoo yun na nakakakuha sila. Yung iba kasi ayaw na mag-present sa online. Alam niyo po, nakakatuwa kasi bakit? Pag sa online, okay, hindi ka mamamasahe. Hindi ka mapapagod. Di ba? Okay? And safe ka sa pagkahawa ng COVID. Tama po ba? So kaya po, napaka-importante. Kaya doon sa mga business partner ko, doon sa mga coaches, doon sa mga bago, sabihin niyo po kung anong paraan paano namin kayo matutulungan. Gusto niyo bang puntahan ko po kayo dyan? Pag pinuntahan ko po kayo, magpapamerienda kayo. Pero pag online tayo, no, hindi kayo magpapamerienda. Magkakape lang ako sa harapan niyo. Mag-uusap tayo, mag-present ako. Tama? Present, present, present. Awareness, awareness, awareness para maraming engagement. Okay? Now, eto na. You have your prospect list. You have your activity. No, meron ka ng mga nakaset na schedule. May mga presentation ka na. Ang tanong, may produkto ka na ba? May product ka ba? Kaya invest product. You know what? Yung promo ng company, intentionally, no, naglagay sila ng plus one na pre-slot. Okay? Para yung pre-slot mo na yun. Okay? And then, meron kang 7 product pack. Meron kang chance na mamili, no? May 4 ka na variant. Yung iba, puro barley. Yung 3 puro barley. Yung iba, 4 na variant. Pampapaya, pampaputi, no? Yung chia seed, saka yung tropical fruit. Dragon fruit. Para meron kang ready product. Kasi bakit? Pag present mo, pag sinabi, dalhan mo ako. Pag dala mo doon, pag sabi ng customer mo, wala kang dadalhin, pupunta ka pa sa center, magpapa-LBC ka pa, ilang araw pa darating bago dumating. Pagdating ng pera, pagpunta mo sa customer, ay mare, sabi ko kasi dalhan mo ako, dumating yung bill ng kuryente, nagbayad ako, nabawasan ko na, pwede ba next month na lang? Diba? Okay? Samantalang pag may ready product ka, pag sinabing dala, dala. Diba? Pag sinabing one bag, saka ito ang mindset mo. Pag may product ka sa tabi mo, nakikita mo yung product mo, ang imumove mo is product pa, hindi bote-bote. Pag bote ang nakikita mo, ang mindset mo, bote-bote ang ibibenta mo. Tama po ba? Tama po ba? Okay. Tingnan nyo maigi, kaibigan. Sa isang supermarket, di ba may mga nakalagay doon? Maliliit na sardinas, malalaking sardinas. Maliliit na toyo, malalaking toyo. Pag sa maliit ka na toyo, tumingin. At ang nakita mo, maliit na size lang, anong dadamputin mo? Maliit na size.
pag nakatingin ka sa malaki, ang mindset mo malaki, malaking size. Pero ito ang tanong, what if walang option? Kung ano lang yung nandun, yun ang kukunin mo, tama? Oh, ganun din po sa ating pagninegosyo. Kung ano yung meron ka, yun lang ang ibibenta mo. Okay? Eh sabi ng iba, hindi kasi sa akin mabenta ang pampapayat. Hindi kasi sa akin mabenta ang pampaputi. Hindi kasi sa akin mabenta ang chia seed. Hindi kasi sa akin mabenta ang fruit punch. Ang chia seed, ang dragon fruit. Eh paano hindi mabenta sa'yo? Wala ka kasi stock. Oh. At hindi mo rin ginagamit. Gamitin mo po ang galing sa ubo ng ang galing sa ubo ng dragon fruit. Yung chia seed, ang galing-galing sa... Ayun, ako po. Ang tindi ng energy niyan pag ako po babiyahe, barley and chia seed ang iniinom ko. Ang tindi po. 16 drive, long drive, kayang-kaya po. At meron pa po yung ano, meron pa po yung sabong. May sabong pa na nangyayari, okay? Ibig sabihin, nakakapagpalakas talaga. Okay? Now, share with the top prospect. Meron kang product, share mo sa top prospect mo. Sino ba yung top prospect na sinasabi ko po sa inyo? Pakilala na hindi makakatanggi, may pangangailangan sa produkto, at may pambili. At sino ba yung lalapitan mo? Yung naghahanap ng negosyo na kakilala mong hindi makakatanggi na may pang-invest. Huwag yung gusto, kakilala, pero walang pang-invest. Talaga, top eh. Okay, next na sila. Okay? Para kung gusto mo maging successful agad, magka-risk. Kasi ang hanap mo dito, resulta agad eh. Kasi alam niyo po, ang tao minsan hinahanap ang resulta. Okay? Para magka-resulta ka, para makonbinsi mo ang pamilya mo na may resulta ka, ang hanapin mo mga tao, yung may kailangan sa produkto, may pera, naniniwala sa'yo, yung may kailangan sa negosyo, may pera at naniniwala sa'yo. Kasi bakit? Ganito yan. Bakit maraming nagtatrabaho sa atin o nagninegosyo ng ganito na even though family, hindi makonbinsi na may kitaan? Alam niyo kung bakit? Ganito yan. I observe. Ito, observation lang. 13 years na business na. Alam niyo po, dahil nga mali yung prospect niya, mali yung ginagawa niya, o hindi naman natin sinasabing mali, wala siya sa sistema, kaya hindi siya agad magkaresulta. Bottom line, kasi wala siyang maipakita. Wala siyang maipakita kasi yung approach niya, yung sistema niya, hindi si sistema na ikinuturo ng ating mga upline. Alam mo po, ano ba ipapakita niya? Eh, kaso, ganito. Wala na nang kinikita, maliit na nga kinikita, tinatago pa sa pamilya. Uy, 450 lang to, hindi ko papaalam sa kanila. Eh ngayon, may training ka, meron ka activity, may lakad ka, sabi, saan ka na naman pupunta, tagal-tagal mo na nagbabarli, wala ka namang kinikita, meron ho, lalaki rin mo ito, di ba? Oh, tapos, ipapautang pa produkto. Okay? Now, alam niyo po, pag umuutang ang produkto, experience ko lang ha, kahit gumaling, sabihin hindi gumaling para hindi magbayad. Kaya nga sabi ko sa presentation ko, alam niyo po, okay lang naman po sana magpautang ng produkto, pero sa experience ko po, lahat po ng umuutang ng produkto, hindi po gumagaling, tawanan sila. Bakit, sir? Kasi inuutang nila para hindi makabayad, sabihin hindi gumaling. Kaya pag inuutang ang produkto, hindi gumagaling. Kaya po, pag nahanap niyo yung top 25, anong mangyari? May resulta ka. Pag may resulta ka, para makubinsin mo ang pamilya mo, eto, gawin mo to. Sino dito ang mga first-timer? Alam niyo po yung mga first-timer, yung mga bago lang, yung mga bago. Kung bago ka, gusto mo makumbinsin nanay mo? Kung bago ka, gusto mo makumbinsin asawa mong lalaki? Kung bago ka, gusto mo makumbinsin ang asawa mong babae? Kung bago ka, gusto mo makumbinsin ang anak mo? Eto, gawin mo. Pag ikaw tsumete, for example, ang asawa mo na lalaki, talagang hindi sapat yung kinikita. Kulang ang pera nyo. Budgeted lang ang pagbili ng bigas. Pakilo-kilo lang. Example, 10 kilo linggo-linggo. Tsumete ka. One time lang, tsumete ka. Di ba, 1.8 kinete mo. 1.6. 1.440 yun. No? 1.440. Plus may referral, 1.890. Meron mong 25 kilos na bigas na halagang 1,000 lang. Pero magandang klase. Primera klase na lang. Pag uwi mo sa bahay, kahit na 1,890 lang ang cheque mo, para patunayan sa asawa mo na tsumikeki ka na, dahil nga right yung prospecting mo, may resulta yung lakad mo, bumili ka ngayon isang sakong bigas. Isang sakong bigas pa rin yun, kahit 25 kilos lang yun, di ba? Kahit nga 10 kilos na yun, ang tawag na isang sakong bigas eh.
kahit yung 5 kilos, isang sakong bigas na yun, di ba? Nakasako eh. Bilingan niyo isang sakong bigas. Pagdating ng asawa mo, aba, aba, aba. Ano to? Kanino mo to inutang? Ay, ganun ang tanong niya, di ba? Kanino mo to inutang? Isang sako to ah. Sabi mo, darling, yan yung sinasabi ko sa'yo. Dahil sa health club, hindi na kilo-kilong bili natin. Ang bili natin, isang sakong bigas na. Ah, talaga? Saan ka pupunta bukas? Gusto mo ipag-drive kita ng motor? Di ba? Kasi bakit? Naipupromote eh. Naipupromote sa loob ng bahay eh. O, halimbawa, anak mo. Nay, talaga ba may chikihan dyan sa Barley? Mag-apply na lang ako sa food chain. Every hour, meron akong 40 pesos yata, 50 pesos per hour. Kasi 500, 600, 300, 300 every 4 hours, divide it into 4 hours. Ay, okay na yun sa akin. Kasi wala ka naman pinapakita ang cheque sa akin dyan eh. Tinatago mo naman lagi dyan. Wala yata kayong kitaan sa health club. Eh, sabi nung bata, alam mo, gawin mo, ibahin mong pagkakataon ngayon. Nak, magkano ba ako mo? May cheque ka. Bakit mo kikatanong, Nay? Eh, di ba, baon ko ng 50. O, oh, ito ngayon, baon mo. Ha? Isang linggo na yan. 1,000. Yan yung kinikita ko sa health club. At pag tinulungan mo ako, hindi na yan magiging 1,000. Pag tinulungan mo ako, kung ano, cheque mo, iyon na. Talaga, Nay? Malaki bang kitaan sa health club? O, eh, tingnan mo. Kailangan lang ng ebidensya, kaibigan. Alam mo, may deal ako sa anak ko at the age of 18. Sabi ko, nak, pag 18 mo, lahat ng check-in na meron ka, iyon na, bibili kita ng sasakyan para mag-i-area ka rin. Alam mo, excited na excited yung anak ko. Kailangan natin kasi patunayan na may kitaan. Huwag natin itago. Sabi nga ng helpful, picture, picture. Oh, picture, picture po. Ah, kasi bakit? Pag ikaw po nakita ng mga kakilala mo, tatamlay-tamlay, wala kang, hindi ka enthusiastic, naku po, magpaniwala ka, walang sasali sa'yo. Yung tipong nag-i-invite ka na kaila ka, hello? Meron kaming training ngayon. Gusto mo manood ng Zoom. Alam mo, random na random ng customer mo yun. Okay, you believe the marketing plan, you believe the product, you believe the company. Okay? Now, ito po ang pinakamatindi. Bakit kailangan lahat ng belief level mo sa marketing plan, sa product, sa company, sa sarili mo, at sa upline mo, bakit kailangan lahat ng mataas? Okay? Kasi bakit? You need to handle yung tinatawag na objection or concern. Ma'am, ayaw po lumipat. Now, okay. Kailangan kasi, bakit meron kang tinatawag na knowledge, no? Meron kang belief level sa product, sa marketing plan, sa company. Kasi you will encounter objection. You will encounter concerns from your customer, from your business partner, from your dealers. Okay? Kasi bakit? Pag wala kang training, isang negative lang, isang concern lang, na po, tataog ka na, susuko ka na. But if your belief level is so high, no, 100% ang belief level mo sa lahat ng sinabi namin, magugulat ka, yung mga negative na yan, lahat na yan kaya mong sagutin. Parang si Kung Fu Panda ka lang. Ano mo tawag sa akin ng wife ko? Kung Fu Panda. Kasi bakit? Yung mga negative daw, pag bumaba ito sa akin, tumatalbog lang. Okay, pag talbog ng negative, na pagbato sa akin ng negative, talbog. Kaya ako po si Kung Fu Panda. Okay? Di ba? So, now, ano po yung kailangan natin? Belief level. Ano po yung kailangan natin? Produkto. Ano po yung kailangan natin? Learnings. Ano po yung kailangan natin? Application. Kasi kahit anong ituro namin dito, kung hindi nyo naman po i-apply, wala rin po. Okay, kaya nga, napaka-importante ngayon sa aspeto ng negosyo natin ngayon, sa company, sa part ng company, they use the social media. Okay, let us use social media. Online marketing is in demand ngayon. Usong-uso. Sabi nga po ng mentor ko, you know what, Jonathan, change is very constant. It's either you adapt to it or you will left behind. Alam mo yung mga taong hindi pinapansin ang pagbabago sa paligid? Napag-iiwanan. Okay, napag-iiwanan po siya. Okay, talagang, alam niyo po yun, yung ang tingin sa kanya ay ano, yung Flintstone, panahon pa ng lumang bato.
hindi nag-a-apply ng pagbabago. Alam niyo po, for you to become successful, kailangan you adapt to changes. For example, pag hindi mag-adapt ng changes, ang Jollibee, ang mga multinational company, for example, hayaan nilang bukas ang kanilang mga outlet, mga store, wala namang pumapasok. Ang tanong, ikita pa rin ba sila? No, malulugi sila. Magsasara sila. But you know what? Look, go to the FB page. Lahat ng multinational company, lahat ng malalaking kumpanya, may Facebook page, may delivery, online ordering. Okay? Now, kaya po, nakakatuwa. Kasi bakit? They adapt sa changes kahit malaking kumpanya na sila. How much more tayo? Diba? How much more tayo? Kaya po, napaka-importante na aralin nyo po. Ang health work nag-provide ng Facebook page, nag-provide ng IG, nag-provide po ng Twitter, nag-provide po ng Zoom. Okay? If you want to use, no? Para sa grupo nyo, magkaroon kayo ng training together with our mentors of mentors, Ma'am Cora Medel and Kuya Mel Medel, set an appointment. Or you can apply also, open also your own Zoom. No, para sa grupo mo po. Adapt to change. What is $14 a month para naman sa grupo mo? Okay? What is 1,999 pesos unload sa Wi-Fi kumpara naman sa grupo mo? What is magpa-connect ka ng Wi-Fi para sa anak mo na nag-aaral, para sa negosyo mo? No, alam niyo po ang expenses ngayon kung mag-online ka is only the internet. But yo, kung kami dati nag-ground strike, ang expenses namin, gasolina, hotel, pagkain, at mga event. Nagbabayad kami sa mga putsi. But you know what? Ngayon, kung aaralin natin ng mabuti, kahit kayo makakatipid, you didn't need to spend much, no? Hindi mo kailangan mag-spend ng so much to go to office. Kahit hindi ka na mag-book ng flight to go to office to train. All you have to do, get all the schedules that we have in HealthWell. Francis Tamisen, Chris Ibao, lahat po ng mga top earner, mag-talk. All you have to do, gather your downlines, gather your first-timer, new dealer, attend the training in your own comfort. Okay? Nakuha nyo, pwede kang sa kwarto, pwede kang sa ginawa mong office. You know what? Minimal ang expenses. Napaka-minimal ang expenses. Kaya ngayon, ang mga multinational company, no, million dollar company, turn into online. Kasi sino lang binabayaran nila? Napakaliliit lang. Then, alam niyo po, lahat ngayon, even artista ngayon, kumikita through YouTube. Di ba? Di ba? Nakakatuwa. Kaya if you will not adapt the changes na nangahapin, ikaw pa rin ay ganun pa rin, hindi mo inahalo ang ground strike sa air strike, mapag-iwanan ka. Ayoko mo mapag-iwanan. Kaya I need to adapt sa changes. I need to buy new laptop na mabilis. Kailangan ako magka-internet, which is may internet na po ako, may Globe at home Wi-Fi pa ako para kung saan ako pumupunta, walang Wi-Fi, ay meron ako. No? Kung wala naman talaga ang Wi-Fi, meron ako yung data, i-share ko po yung data ko, hotspot, para makapanood yung mga guests ko. There are many ways no, para po ma-maximize natin yung paggamit ng social media. Everyday I post, everyday I greet my business partner all over the Philippines. From Luzon, Visayas, Mindanao. So po, lagi ako nagla-live para i-greet sila. Kasi hindi ako nakakapunta sa kanila. I miss them so much. But through social media, para lang po kami minsan magkakaharap. Yun nga lang sa screen ng cellphone. Tama po ba? Ang gandang negosyo, nasa bahay ka lang. Okay, yung expenses mo lumilit. Now, ito po yung isang sistema na dapat nyo rin matutunan. The principle or the system of duplication. Duplication system. Ganito lang po yan eh. Yung lahat ng itinuturo po namin sa inyo, yun po ay pinagdaanan namin.
all you have to do, duplicate it. May mga taong ayaw nang mag-duplicate nun kasi una-una siguro maaaring tamad lang talaga o ayaw lang talaga. Kaya ang daming reason. Pero yung pinagagaya po namin sa inyo, yung pinagagawa po namin sa inyo, yun po yung naging daan para kami kumita. Kung iniisip nyo, pag ginawa nyo ito, kikita kami, oo, kikita po kami, pero kikita ka rin. Pero pag inisip mo na hindi ka gagawa nito para hindi kami kumita, ay nagkakamali ka ho. Kasi bakit po? Hindi lang ho ikaw ang aming dinuduplicate. Napakarami nyo. Pag hindi mo po dinuplicate, yung pinapagawa po namin, we will find somebody who will duplicate yung sistema na meron po kami. Kaya nga ako po eh, nung natuto po ako, wala akong choice eh. Kahit galit po ako sa upline ko, I need to duplicate myself eh. Dati po sa company na yon, no? Yung unang mga company ko po, hindi ko naman, ano nyo po, yung upline ko hindi naman nag-active eh. Actually, nawala siya sa MLM. Yung pinaka-upline ko, nawala. Yung nagmulat ng isip ko, yung nag-invite sa akin, bakit ako nag-networking, hindi naman siya naging successful sa networking eh. Pero I've learned, choice niya yun. Sabi lang natin, hindi po sa upline yayaman ikaw, kundi sa sarili mong desisyon. And I learn, I start na aralin, magpag-guide sa ibang tao, sa mga successful na tao, and here we are. Napo, because of duplication. Pag sinabing duplication, kopya-kopya. Kaso, yung iba ayaw mangopya kasi kala nila bawal mangopya. Kasi sabi sa school, pag kumopya, babagsak, tama. Pero ito hindi. The more na magaling ka kumopya at your desk, ay nako, magugulat ka na lang. Yung income mo dyan, kahit nasa abroad ka, lumalaki. Balang araw, magkakasama-sama tayo sa Pilipinas. Palakpak naman, palakpak. Okay? Mami Benita, di ba? Duplication po. Hanap ka ng mga younger generation, turuan mo sila, patrain mo sila. Would you imagine, Mami Benita, kung meron kang 10 young millennials sa A, 10 young millennials sa B, yung millennials mo na yun, minomotivate mo, tinuturuan mo, sabi mo, sige, provide ko na yung wifi nyo, ha, para mag-activity kayo, o para mag-train kayo, ha, para yung signal, provide ko na. O ikaw po, bilang kanilang mentor, ginagawa yung ginagawa mo, manonood din sila, mag-invite sila. And guess what? Mag-produce po yun ng 10 bucks sa A, 10 bucks sa B, 16,000 per week, 64,000 a month. San ka pa, Nanay Benita, nasa harap lang ng internet, kumikita, 64,000 a month. Palakpakan naman natin, di ba? Ganun kasimple. Diba yung mga onliners like si Dahlia? Hi Dahlia, no? Now, nasa bahay lang yan, pero kumikita. Tama! Kumikita because of the system. Dinuplicate yung ginagawa ng upline, online group, no? Onliner sila-sila. Nagpapasahan sila ng mga kanilang mga achievement, ng kanilang mga activity. Okay, nagtutulungan sila, post. After post, that's the duplication na ginagawa nila. And then, pag-post ng isa, order. Pag-post ng isa, order. And then, guess what? 200 to 300 bucks a month na po-produce ng grupo nila. Palakpakan naman natin, di ba? Gagayahin nyo lang po yung, kukopyahin nyo lang po yung resulta na meron, yung activity na meron yung apply nyo, at itong sistema na meron po tayo, naku, magugulat kayo. Monitor and result. Evaluate and adjust. Okay, kasi bakit? Pag meron kayong sistema, ito yung sistema natin. Number one, don't look for another company. Focus on health care system. Use the product. Believe in the product. 18 months, wala mo nang ayawan, ha? Dapat seriously, focus muna. Huwag mo nang lilingon. Okay? Huwag mo nang lilingon. Kasi iba palingon-lingon eh. Kaya pag nalingon-lingon eh, biglang nadadapa eh. Diba? Kailangan focus lang, okay? Pagka-focus mo, train yourself. Train mo. Pataasin mo yung belief level mo sa product. All, attend all. Alam niyo po, yung hindi naka-attend kahapon na nandito ngayon, you miss 1/4 of your life. Okay, pag hindi na naman kayo naka-attend, ngayon, you miss 1/2 of your life. Okay, 1/2 na lang natitira. Kaya para mabawi mo, attend uli. Attend. Okay? Now, the moment na napatakbo mo na yung sistema, okay? Tumatakbo na yung sistema sa'yo. You are confident enough. You have products, no? You have prospect list,
You have activity. You're so excited. Kasi bakit? Bakit ka excited? May result. Kasi bakit ka may result? Kasi ang inuna mong market prepared. May pangangailangan sa produkto. May pangangailangan sa marketing plan. May pera. Hindi makatanggi sa'yo. So bottom line, may resulta kada lakad mo. Kada invite mo, may bibili. Kada invite mo, may sasali. Kasi prepared market. Nako, yan po yung mga dapat mong gawin. Okay. Dahil may resulta ka, your result will cause you to be excited, enthusiastic. Dahil enthusiastic ka, nalalaman, nararamdaman yung positive energy na sa'yo, naku-curious yung mga tao mo, mga tao sa paligid mo. Because of the awareness na ginagawa mo, ma-engage sila. Sali ako, bili ako, tikim ako, try ko nga. Okay, there's engagement na nangyayari. Okay, monitor mo yung result. Kasi bottom line, magkakaroon ng conversion. Eh kaso wala kang awareness. Paano magkakaroon ng engagement? Paano magkakaroon ng conversion? Eh wala kang engagement ng yan. So, bottom line, pag pinatakbo mo yung sistema na yan, no, nagtitraining ka, self-motivated ka, okay, monitor mo yung result, yung monitor mo yung result, sabi mo, ah, teka, parang hindi maganda yung result, adjust. Tawag sa upline, hindi ng tulong, okay, pa-advise. Okay? And then, apply ulit. Adjust. Napaka-importante. Kasi bakit? Sa totoo lang, the hardest part of this business is yung building stage. The building stage is full of rejection, nakakapagod, no po, talaga nga, very tiring po yan. Lahat ng mararanasan mo na hindi maganda, nasa first stage. First to 6 months or 1 year. Okay, parang isang paa na hindi sanay magkinelas. Sa unang lakad mo, ang sakit sa paa kasi wala ka pang talo. Pero times goes by, laging, dahil araw-araw ka nang lalakad, umakapal ang tali mo, baliwala na sa'yo yung nakakatusok. Ganon din sa negosyo natin. Kung araw-araw mong ginagawa, araw-araw kang nire-reject, reject pa more. Reject pa more. Nasaan kayong mga rejection? Kasi after the rejection, titibay na ako, puro po yan, positive na. Okay. Sabi nga, do not allow rejection. Quitters, no, yung mga quitters, yung mga umayaw sa'yo, hindi nagtuloy, so what? Next. Nag-quit ka, magtutuloy ako. Nag-quit yung upline ko, magtutuloy ako. Nagbago ng product yung upline ko, magtutuloy ako. Nagbago ng company yung upline ko, magtutuloy ako. Bakit siya ba nagpapasahod sa akin? Hindi naman. Kapot o nagpapasahod sa akin. Do not allow quitters. Kasi yung mga quitters, no, dream stealers. Okay? Bakit? Siya ba magbibigay ng kotse ko? Siya ba magbibigay yung bahay ko? Eh baka pag tumigil ako, sumama pa ako sa kanya, mahatak pa yung kotse ko, mawala pa yung bahay ko. Dream stealers. Avoid that. Do not allow that. Okay? Now, and other discouragement. It's not true. Na ang product natin ay wala. Nagkakaubusan ng product ko, kaya nawawala. Okay? Nako, palakpakan nyo naman. Okay? Nagkakaubusan, kaya daw nawawala. Okay? Kaya daw may bagong product, wag mo. Wag mo kayo maniniwala. That's discouragement po yan. Okay? Do not take away your dreams. Somebody will take that from you. Don't allow. Kasi bakit? Ikaw ang gagawa ng success mo. Okay? May mga nagtuturo. You cannot plan success without you. Diba? Totoo yun. You cannot be successful without you. May mga tao kang katulong, pero ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw pa rin ang gagawa. Sabi nga po, if you are 100%, no? In control of your mindset, and attitude, no? Mindset and attitude. You are 100% in control of your own future. Palakpakan nyo naman. Okay? Guys, ladies and gentlemen, the system is there. Tumatakbo po. Tumatakbo po ang sistema. It's either i-adapt mo o hindi. Kaya sa aking mga business partner, lalo na sa mga bago kong business partner, especially the men in uniform, kay PO1 JR Borbe, kay SPO1 Noriel Akwang, na po, sorry po kanina, sabi ko inspector na po, SPO1 Noriel Akwang, and PO1
J.R. Borbes. No, welcome po sa aming organization. Welcome po sa Hagwa. No, po, doon po sa mga bago, sa mga first timer ng iba't ibang grupo, hindi ko na po kayo maisa-isa. Welcome mo. Welcome mo. Learn the system. Learn the system. No, patakbuhin niyo po yung sistema. Huwag po kayong gumawa ng sarili niyong sistema. Okay? Kasi bakit? The system that we have in Hagwa for almost 14 years, matatag, proven system. No, pag sinabi pong proven, it produced multi-millionaires. Ang dami na na-produce kasama po ang inyong lingkod. Ibig sabihin, yung sistema na meron tayo, duplicable na po yan. Proven na. Okay? Huwag nyo na pong ibahin. Maniwala po kayo. Huwag na po kayong mag-experiment. Do not reinvent the wheel. Pag sinabing do not reinvent the wheel, ang gulong-bilog. Kaso ginawa mong tatsulok, kaya yung lakad, tatsulok yung gulong. O kaya oblong, kaya ikaw oblong din yung pag-iisip mo. Okay? Control your mindset. Control your attitude. 100%, pag ikaw ang may control niyan, hindi yung apply mo, hindi yung health mo, ikaw ang mag-decide para sa sarili mo. Kung ano yung meron ka ngayon, that's your decision before. Okay? Hindi mo pwedeng isisi sa iba yan. Kung ano yung kung ano ka ngayon, yan yung decision mo before. Now, guys, ladies and gentlemen, kung ano yung magiging ikaw sa future, yun yung magiging decision mo ngayon. Tama? At buti na lang may future. Kasi kung walang future, walang pagbabago sa atin. Do not be affected by negative people, dream stealer. You have your own mind. No, meron kang sariling pag-iisip. Meron kang sariling talino, wisdom. No. Ask wisdom from God. Just follow the health work success journey system. Huwag ka na pong lumiis dyan. Huwag kang magmadali din. Huwag 6 months, huwag 1 year. At least 18 months, 3 years, 5 years. Bahay 5 years, 3 years. Totoo yan. Ito po. Sasakyan, hindi po 1 month, 2 months, 3 months. Hindi totoo yan. Pwedeng 6 months, may nakagawa niyan. Pwedeng 8 months, 1 year. Ito po, ang naalala ko, no po, huwag niyong pipilitin hanggat hindi hinog. No po, just do step-by-step procedure. Decide what you want. Are you become a dealer or you will become a user? After you decide, sign up the application form. Set your mind. 18 months, sabi ni sir. 18 months. 1 month pa lang ako. Sabi ni sir, use the product. Use the product. Gather testimony. Make your own story. Okay? Promote that in your preferred market. Okay? The moment you promote that, develop your own story. Be excited. Be enthusiastic. Share. Establish your belief level. Pag na-establish mo yung belief level mo, walang makakapigil sa'yo. Okay? Walang makakakontrol sa'yo. Kahit tumigil apply mo, tuloy ka kasi ikaw yun. Okay? At use all the tools that we have. The company provide everything for us. The product is there, available all over the Philippines. We have centers all over the Philippines. Napo? And don't allow everything or anyone na makakatupad ng pangarap mo. Okay? Kaya, guys, you will be proud someday. You will be proud. Even today, you will be proud. Dapat maging proud ka na, ngayon pa lang. Sabihin mo, stand proud, health world. Sabihin mo nga, stand proud, health world. Okay, kasi bakit? Dapat proud ka. Dapat proud ka, nakasali ka sa isang matatag na kumpanya, sa isang kumpanya na merong napakagandang produkto, napakasarap ng produkto. Kaya po, inihiling ko po sa inyo na focus lang, stay put lang, believe in your upline, believe in the company, dadalhin po namin kayo, sama-sama tayo hanggang maabot ang tagumpay na meron tayo because of the success journey system in Hagwa. And because of that, ladies and gentlemen, kung ano pong meron po kami, utak na loob po namin yan sa Hagwa. Biyaya ng Diyos, ginamit ang health work, ginamit ang mga mentors, ginamit ang mga business partner, ginamit ang mga taong gumaling, ginamit ang mga kumikita.
At nagpapasalamat po ako kasama ang aking asawa, ang aking pamilya, sa mga taong naniwala sa amin na gamitin ang produkto, sa mga taong naniwala sa amin na sumama sa negosyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya po, sana po, kung bago ka, invest time, product, marketing plan, attend all the training, at sabihin mo sa camera, sabay-sabay po tayo, pagbilang ko ng tatlo, stand proud helper. Okay, ready? 1, 2, 3! Stand proud helper! Okay? Ulit? Pag sinabi ko stand proud, ako sasabi stand proud, kayo ang helper. 1, 2, 3! Stand proud helper! Okay? Talaga naman, ganun sila, okay? Gusto nyo ng rapon? Sorry, hindi namin kailangan ng rapon. Mag-i-area na kami. Kasi we are so excited, okay? Ako na lang magpamarapon sa group mo. So, guys, kung gusto nyo po ng review about sa, kung hindi kayo masyadong makapag-promote ng pampakute, no? Yung ating Glow Barley, inaanyayahan ko kayo, magpa-plug lang po ako. Okay. Mag-subscribe kayo kay Lakwatserang Waray sa YouTube Lakwatserang Waray. Okay, yun po ay may review ng mga product natin. Pampakuting product, lotion natin, sabon natin, at yung Glow Barley. Even barley, may meron din siyang iba vlog, no? Yung fake product na galing sa ibang platform. Iba vlog niya yun. Hindi lang namin sasabihin yung company. Basta papakita namin sa inyo yung difference ng fake and yung aming magandang produkto. Okay? Yung ating magandang produkto. Subscribe sa channel niya, Lakwatserang Waray. Siya po ang nag-solicit ako sa kanya ng pamparapol, ng load. Okay? Okay lang ba yun, load? Okay, kaya mamaya, pag kayo nanalo, no, punta kayo sa YouTube, Lakwatserang Waray, subscribe ka, sabihin mo, salamat Lakwatserang Waray, nanalo ako ng load. Okay? At, okay, magbubunot po ako ng ulit, no? Magbubunot ako ng, alam niyo po mga kaibigan, ito po, bubunot ako ng 6 na 50 at 3 100, okay? So, 6 na 50 at 3 100, okay? Now, are you proud? Are you proud po ba sa produkto na meron po kayo? You know what? Healthwell, by the way, sa-segue lang tayo, bagong promo. Healthwell Green Barley is the first and only one, no? Green Barley is the first and only one, okay? Green Barley in the Philippines! Palakpak naman! Palakpak naman, okay? Now, you must be proud. Why? Healthwell Green Barley, nothing beats the original. Palakpakan naman! Palakpak naman! Okay. Nakakatuwa, no? Lahat ng company na lalabas ngayon, may barley. Anong ibig sabihin nun? You must be proud kasi ginagaya ang napakaganda nating produkto. Proud. Okay, power! Nanalo ng 50 pesos, Jason! Irene Jason Mirasol ng Fairview. Nandiyan po siya. Nandiyan siya. Palakpakan natin. Magpasalamat ka. At manood siya ng review nila kung atyara mo ng Glow Barley. Power talaga kayong mga power. Power na naman. Annabel Lee Bulacan. 50 pesos. Andito si Annabel. Okay? Lahat ng power nanalo. Hindi naman para lahat. Halos lahat ng nanalo power. Power Levy. Levy Payas. Payas of Quezon City! Palakpakan natin! Nandiyan siya! Okay. Now, at ito po ay si Paul Rivera na Bulacan! Okay. Ayan ang pang-apat. At alam niyo po ba, ang nakakatuwa, kung napanood, meron kayong copy nung ating nilabas yung commercial natin sa mga dyaryo, sa dyaryo ng Inquirer and Manila Bulletin. No, lumabas po yung ating commercial doon, yung pagpapatunay na we are the number one, no, nothing beats the original. At alam niyo po ba, ang isa pong maganda meron ng barley? The product talks itself. That's why nothing compares in green barley. Palakpakan naman natin, di ba?
Lea Paras of Nueva Ecija, Carlo Martin of Bulacan, lahat po yan power. Naku, ang sama ng tingin sa akin ng ibang grupo. Ang sama ng tingin sa akin ng ibang grupo. Haluin ko na, haluin ko na. Eh, ano magagawa ko? Puro power ang napunod kasi ang dami nilang nanonood ng power. Kaya magpadami kayo ng nanonood para kayo ay manalo. Okay, yan po, tatlo. Okay, nakatanikal yan. Uy, may picture pa. Okay. Eh, eto na. Buti na lang, nagkaiba-iba. Okay, nagkaiba-iba. Uy! May nanalo! From Horderay! Haha, Horderay, nakabawi kayo. Henry Brillo! Andiyan pa ba siya? Yan, Sir Henry, 100 pesos to, 100 pesos. At, ng Cups! Uy, ati, grabe naman to! Papadala ko pa ba sa iyo yung load sa iyo? Nasa UAE ka? Talaga ang lakas mo sa akin, ha? Lagi ko nabubunot. Ito, nabunot ko si Ate Lourdes. No, si Ma'am Lourdes. Wala nyo ng UAE. Nanalo ka, Ate Lourdes. Nanalo ka ng 100. Talaga naman. At, ito. Nanalo. First timer. Walang iba kundi ang ating bisita ngayon at unang-unang beses na rin manood, si SPO1 Noriel Apwang. Ito po, yan ha. Yan. Nanood po, siya po ang nanalo, ha. Oh, guest ko po siya. Guest po na ni Pastor Joshua Kaili. Guest po namin. Pero nabunot ko po siya. Nabunot, okay? So, yun po yung nanalo sa ating load. At, yan po. Yan po ay si Lakwacherang Waray. Si Lakwacherang Waray yung nagparapol. Kaya magpasalamat kayo at magsubscribe kayo kay Lakwacherang Waray. Okay. Ngayon naman, ang magpaparapol, si Coach John, no? Si Coach John ang magpaparapol. Okay. Magpaparapol naman ako ng... Ano gusto? Kasi pag product, hindi nyo naman makukuha eh, no? Load na lang ulit. Load na lang, no? Load na lang. Okay. Magpaparapol ako ng 5,100 pesos! Okay? Alog, 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 alog. Sabi ni Ma'am Marioni, siya daw dapat manalo. Tumataas ng kamay. Okay? Okay, sino pa gusto manalo? Si Kuya Chris, ang ganda ng ngiti. Hi, Kuya Chris. Ang ating mahilaan, Ate Dory. At iba pa mga business partner natin dyan. Hi, Domingo Pacardo. Hi, Ate Imelda. Hi sa inyong lahat. No? Sino yung guest mo, Ate Imelda? Ha? Bago yung bago mo kayo na. Okay. Meron ditong 5. Ah, sorry. Okay. Yan, ito. 5. 5. Nabunod ito. Okay? Ito po ay in-inspect na po ng DTI. At pwede na po siyang banggitin. No? Hi po sa aking mga kaibigan sa Samar. Hi, hi Miss Jeff, buti nanonood ka kay Kuya Joe. Wapo ba ako sa personahat? Wapo ba ako sa screen? Sabi ni Maika. Walang first Kuya eh. Wapo ka. It's a Horderay Group! Horderay Group. Unang nabunod. Okay. Ang inyong lingkod. Okay. Kay Turidia. And ay, kay ano, kay Mamano. Doripia Anilao ng Laguna. Okay, 100 pesos. Nandito siya. Okay? Oy! Sorry ha! No? Nasabi, kanina puro power! Ay, binunod ko ito. Di ba ma'am? Di ba? Binunod ko ito. Oh, now. Ito naman ay nanalo. It's Horderay naman. Horderay. Bumabawi kayo Horderay ha? Ate Jingle Serrano ng Pampanga, 100 pesos. At ito. Horderay ulit. Oy, binunot ko to ha. Hindi ako kumagante. Lorena Dibilia ng Laguna. Okay. Ang lakas ng dasal niyo mga taga Horderay ha. Oh, Laguna. Laguna ulit. Nanalo. Ang nanalo 100 loads. Si Ma'am Genevieve Kahilig, Laguna. Ayan, okay. At isa pa uli, Horderay. First timer, Denden Tugate ng
Laguna! Okay, yan, 100. Okay, palakpakan po natin sila lahat. Thank you so much sa mga nanood. Yan. Pakisend nyo lang po yung number nyo. Yung number nyo po, pakisend nyo lang po sa ating customer service. Dito po sa open po ang chat room. Mag-respond. Hi, Kuya Richard Regalado. Nakita ko niya. Hi sa'yo, Power Ray. No, hi, Christy Ador. Hi sa inyo po. Hi, Ma'am Josie. Hi, Sarandi. Nanatro ka. No po. Hi sa inyong lahat. Hi, OI Cups ng Oli. Hi, Power na Ma'am Nenya. Nenya Pretex, hi po sa iyo. Hi, Jovic Di Grasso na po habang magtatawag tayo ng pangalan. Hi, Juliet ng Eagles Wings. So po, hi sa inyong lahat. Saan pa, Ma'am? Babatiin naman natin yung mga first-timer. Hi, si Ma'am Marites Anton. Bago tayo magsara ng ating mag-live, no? Batiin natin silang lahat, no? Kung may kaya pa. Ng Cups, Ma'am. Cups. First-timer ng Cups. Okay, sa first-timer ng Cups. Okay, yan. Si Ma'am Jenna Galinero ng Tarlac. Ma'am, first-timer na lang. Babatiin natin. Asterisk. Okay, yan. Binabati ko si Ma'am Yagas ng Amola Rizal. Invite ng Power, Juni Villanueval ng Jensan. Wow, Jensan! Ng Cup ng Galinero. Nanalo. Si Abigail Parillo ng Marikina, si Dennis Palmaseda ng Laguna, mga first-timer po yan. Maria Cora Abella Valenzuela, ano po, ito po ay kapatid ni Sir Christian, ano po. Alfonso Manabat ng Pampanga, Camille Guerrero ng Laguna, Dendem Tugate, Rosalbe, hi sa iyo po, hi po sa inyong lahat, at yan po, again, bukas po, dun sa mga gustong masterin ang product, ang dami po, ang dami ng first timer, hindi ko na kayo mabati lahat. Padami po ang ating mga nag-join sa ating Zoom. Kasi napakaganda. Si Ate Evelyn ng Relam, Ate Evelyn Relampagos, first timer po ba kayo? Yan, yung group po, group code, no? Wala siya. Si Jonel, ang dami, no po, yan. No, nabati ko na po sila. Okay, Christy Ador ng Borderai. No, kumusta po kayo lahat? Okay? So bukas po, kung gusto nyo ma-master ang product at marketing plan. Ay, grabe! Power ng speaker natin bukas. No po, ini-invite ko po uli kayo. 7585-79245 na ng ating meeting ID. At meron po tayong presentation bukas. Huwag nyo pong i-miss po ito. Kasi bakit? Our Hall of Famer and Baguio City Business Center Owner, Mr. and Mr. Chris Ibaok and Mrs. Camille Ibaok. Bukas, palakpakan natin! Abangan nyo po yan, ang tindi ng tandem na yan. Sila po ang speaker, mag-invite na po kayo kasi talagang mai-inspire kayo sa story ng buhay nila, paano sila naging successful sa hardware, bilang isang mag-asawa, yung mga may asawa po na kontrabida, yung may mga asawa po na ayaw gawin ng barley, enjoy nyo, panoorin nyo para ma-inspire po siya, para makuha nyo yung 100% support ng asawa nyo. Kasi ito pong speaker tomorrow ay pareho namin ni Lakwacherang Waray na nagtutulungan po gawin ang Health World International Corporation Business. Kaya bukas, see you po at mag-invite po tayo and sige po, invite para lumaki ang cheque. Again, uulitin ko, make awareness, engagement para mag-produce ng panibagong mga dealer at user. Maraming salamat ang inyong lingkod. Kung gusto niyo pong maging victorious in life, mag-help well po kayo, Coach John Valles. Salamat!